Tatlong araw nang naglayas ang isang 14-anyos na babae sa Novariges, Quezon City. Dala na matinding pag-alala, binuksan ng ina ang Facebook account ng kanyang anak at nadiskubre nito ang tunay na nangyari sa kanyang anak. Panoorin po natin ang report ni Bien Manalo. Sa presinto, ang diretso ng dalawang sospek na nangbugaw at nagsamantala sa isang 14 na taong gulang na babae sa Novaliches, Quezon City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Jana, 18 taong gulang at miyembro ng LGBT plus community. At si alias June, 35 taong gulang na taga Novaliches, Quezon City. Kwento ng ina ng biktima, tatlong araw umanong naglayas ang kanyang anak at dahil sa matinding pag-aalala ay binuksan niya ang Facebook Messenger ng bata at doon natuklasan niya ang pag-uusap ng biktima at ni alias Jana. Sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS ng cellphone, natunto nila ang kinaroroonan ng bata. Nabuksan ko po yung account niya sa cellphone ko. Doon ko po nalaman yung mga conversation nila ng dalawa, nung bakla. Parang pinipilit niya po eh, na para daw po pang daw ng bahay kaysa ganito, ganun. Batay sa inisyal na investigasyon, nakipagtransaksyon umano si alias Jana kay alias June sa isang apartel para ibugaw ang biktima kapalit ng 2,200 pesos. At doon na pinagsamantalahan ni alias June ang biktima. Napag-alaman din na modus na umano ni alias Jana ang makipagkilala sa mga minor de edad para kuhanin ang loob ng mga ito at saka ibubugaw sa kanyang mga parokyano. Pagdating namin sa apartel, nakita nung bugaw, nandun siya sa lobby kasi naka-check-in sa loob yung suspect saka yung minor na 14. Tumakbo yung bugaw, kinatok yung bata, andyan yung nanay mo. Itong bugaw, allegedly, yung mga bata na pag-alagala sa lansangan, mga naglayas, ito yung mga prospect niya na bibiktimahin, kakaibiganin, at inaalok ng ganitong-ganito, ang trabaho, ng kalaswaan, in exchange sa certain amount ng pera. Nang tanungin ng mga suspect, kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanila. Kasama lang po talaga siya. Pero di ko po alam na minor. Pero yung kaibigan ko, sabi ko, tinanong ko siya kung ilang taon, ganun-ganun. Sinabi niya na, ganto na yan, pero di ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Atensya na po kung nagawa ko man po yun. Pero alam niyo kung minor de edad yung babae? Tinanong ko naman sir, hindi naman po siya nagsabi na, sabi niya po sa akin sir, 19 siya. Po alam na minor de edad. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso kabilang ang panggagahasa. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!